Wag mo munang palitan yan. Ayusin muna natin yan. Like a Hellcat. So guys, welcome back to my channel. Ngayon, our vlog is how to fix a dead memory RAM. Okay? Ngayon, tatry natin paano ba maayos ang memory. Kung kailangan mo na bang palitan or gamitin mo muna. So, mas maganda nito guys is panoorin nyo ng buo yung video natin para sa full instruction para sa memory RAM para ayusin ito. So yun guys, syempre kung bago ka sa aking channel, bago tayo doon, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and hit the notification bell button para updated ka sa mga bago nating uploads, mga tutorial katulad nito. Okay guys, magsimula na tayo. Ngayon, meron ako ditong RAM memory. Ito, RAM memory, DDR1, DDR2, meron din DDR3. Okay? Ito, sige, para sa ano, papakita ko yung memory natin. Okay, punta tayo dito ha. Yan. Stay tuned. So guys, ito na ngayong RAM memory natin. No? Makikita nyo dito, meron tayong limang memory RAM. Okay, isang DDR2. Ayan, DDR2. Tama ba? DDR2 ba? Oo, DDR2 nga. And then, meron DDR3. At meron din DDR1. Okay. Alam nyo guys, sa computer, isa sa mini-maintenance tong RAM memory. Kadalasan ito yung madaling masira. Okay? Madaling masira to kaysa sa motherboard. Kapag matagal na yung unit, lalo na yung RAM, nasisira. So yung tanong, kapag ba nasira ba, need ba agad palitan? So dito sa ating vlog is tuturo ko paano siya ayusin. So yung first, kaya mas maganda guys ay panoorin nyo ng full video. At ito na nga, ano bang first step natin? Kapag hindi na gumagana ang isang RAM memory, okay, painggan nyo to. Kung hindi na gumagana isang RAM memory, halimbawa, nagtry kayo ng ibang memory. Na for example, DDR2 yung may issue. Tapos nagtry kayo ba, meron kayong extra DDR2, tapos gumana siya, nag-display. Okay, tapos itong DDR2 nyo, kapag ito sinasalpak nyo ayaw, ibig sabihin ito may issue. Ayaw nyo mag-display. So, paano natin, ipipix yun? So, ang need nyo muna ang gawin dyan guys is, ito guys. Okay, ito ulit. Lagi kong pinapakita to, itong lighter fluid na to. Tandaan nyo, ayan guys oh. Lighter cleaning gadgets, remove of grease. So, yung iba namang, ibang technician guys, super tinuro sa atin gumamit ng pambura. Tama, pambura. Di ba, nililinis tong gold na to? Yung pambura. Yan. Tama naman yun guys. Pambura. So, sa pambura, hindi niya nalilinis ang lahat. Okay, hindi naman niya malilinis to eh. Yung mga ano na to. Tiesang yan. Hindi naman kaya linisin yan eh. Diba? Itong mga SMD na yan. Hindi kaya yung linisin ng pambura. Kaya, need mo nito. Okay. In this, ano guys, itong ano na to. Lighter fluid nito. Kaya niya linisin ang buong RAM memory mo. Hindi lang itong tanso. Okay. Pakinggan nyo, hindi lang itong tanso. Kayang-kaya nito yan. So, ano ba, paano ba gamitin? Siyempre, madali lang guys. Kukuha lang ako guys ng panlinis ha. So, ito guys. May toothbrush dito. Baka meron kayong old toothbrush dyan. Ito gamitin nyo. Gagawin nyo. Iyaano siya dyan. Okay. Ibubuhos nyo. Tapos i-brush nyo ganun guys. Oh.
Dandahan lang guys, siyempre baka kasi meron diyan ano, pyesa matanggal naman pag sobrang liin. Dandahan lang, ganyan-ganyan ninyo. Magkabilayan. Kaganyan-ganyan niyo, ibuhos niyo, ganyan. Okay? Ganyan-ganyan ninyo. And then after niyo, patuyuin niyo lang kahit mga ano 2 minutes o 1 minute, pwede na 'yon. Tapos kakapayin niyo kung medyo basa pa ba. Huwag kayong mag-alala guys, hindi masusunog ang inyong pyesa. Kalokohan yung nagsasabi nun. Huwag daw masusunog. Okay? Kung hindi niya alam yung ginagawa niya, masusunog talaga. Pero kung alam niya yung ginagawa niya, hindi masusunog yun. O patuyuin niyo lang yun guys. Alright? Tapos, after nun, itry niyo isalpak doon sa motherboard. Kung gagana na ba ang RAM. Alright? For sure guys, sa gantong process, may 60% na chance na maayos. Inulit ko, 60% na chance na maayos sa pamamagitan nito. Okay. Yung hindi kayang gamitan ng pambura, ng eraser, ay kayang linisin ito. Lighter fluid na to. Alright. Magkano lang to? Dito nga lang is 25, 30 pesos lang to eh. Diba? Di bumili na kayo. Yan, kayang-kaya niyan. Eh ngayon, ba't sinubukan nyo na ito? Dito na tayo guys sa second step ha. Ba't sinubukan nyo na ito? Ayaw pa rin. Nilinis nyo na. Bawa, tatlong beses, 5 times nyo na ginamitan. Ayaw pa rin. So, ano na ba ang next step nyo? Ang next step nyo guys, na may papayo ko is reheat. I-reheat nyo ang RAM memory. Alright? Reheat the RAM memory. Ngayon, ano ba yung gamit sa pag-reheat? So guys, watch carefully in this video. Ito. Right. Yan guys. Pang-reheat. Ito rin guys yung ginagamit sa cellphone. Okay? Ayan o. 850 Celsius. Ayan ang gamit guys. Eh paano naman eh, kung wala kayo nito? Okay? Itong magandang tanong. Paano kung wala kayong gantong pang repair? Bawa kung meron naman kayong blower guys. Blower sa buhok. Tama ba ang term ko? Blower o dryer, whatever. Okay yun guys. Pwede rin yun. Kaso, ang advantage lang ng ganito guys, ito, natitimpla mo yung ano, yung init, yung lakas ng init, yung hangin na lalabas. Yan, o, meron kasi yun dito guys, yung air heater. Okay? Pwede mong hinaan, pwede mong itodo yung super init. Tapos dito, babaga ng babaga yan, yung ano na yan. Alright? Ayun ang advantage nito guys. Ang disadvantage naman guys, kapag yung blower o yung dryer ang gagamitin nyo, eh hindi nyo na matitimpla yung init. Yung stock na tinatawag na yung init nun, ayun na yun. Ayun lang ang disadvantage. So, kaya warning ko guys, be careful kung gagamit kayo nun. So, ngayon sa process, paano gamitin? Okay? Ayan, magandang tanong, paano gamitin? So, dito tayo guys. Ay, ayusin ko lang tong camera. Yan. Ayan ah, paano gamitin? Siyempre gagawin nyo dyan guys. Siset nyo muna yung pang-reheat nyo sa ano. Siset nyo muna sa yung mild lang na init guys. Huwag yung super init. Kahit nga dito lang, number 3. Kung sa dryer nyo naman, wala tayong magagawa. Ayun na yung ano nun. May tips din ako sa inyo paano gamitin. Ba, napainit nyo na, okay na, na ano nyo na. So, yung paglapat yan guys, ganito. For example, ito yung issue na RAM. Ito yung sira. Or ito. Gagawin nyo guys, gagamitin nyo nito. Okay? Gagamitin nyo yan, tapos, i-apply nyo yan dito guys. Pero mas maganda yan kung malaki, kasi napapalitan naman yung ganito yung butas yan guys. Meron, ano, hindi ko napapalitan, pero napapalitan yan. Ang gagawin nyo yun, guys. Igaganto nyo siya, oh. Ayan.
itong mismong yung block na to, yung pyesa na yan, ayan ang iinitan nyo. Alright? Ayan ang iinitan nyo. Kahit yung blower gamit nyo, pwede naman. Kaso, during na gagawin nyo, huwag nyo hahawakan, syempre. Imbis demo lang naman, hinahawakan ko lang. Pero kapag yung actual na guys, hindi mo hahawakan yun. Nakalapag lang yan, tapos gaganyan mo. Okay. So, di ilalapat mo yan guys. Gaganyan-ganyan mo lang. Gaganyan-ganyan mo sa mga IC na yan. Yan. Huwag yung masyadong malayo, huwag naman masyadong malapit. Mga katamtaman lang guys. Tapos mga ilang segundo, lipat, 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 balik. And then, kabila naman. Okay, ganun ulit, same process. Ganyan, lipat, lipat, lipat. At ito yung mga SMD. Ano yun nyo, linisan, initan nyo. Eh ngayon, ang tanong, anong purpose? Bakit kailangan i-reheat? Okay? Bakit kailangan i-reheat ang isang RAM memory nga? Ang purpose nun guys, kasi sa ilalim nyo itong mga piyesang to, okay? So, explain ko ha. May mga hinang yan guys eh. Okay? May mga hinang o lead sa ilalim yan, yung kumakapit. Kasi sa sobrang katagalan yan guys, umaangat yan eh sa motherboard. Kasi nakapix yan eh. Umaangat sa motherboard yan. Kaya minsan, hindi nagpa-function isang RAM memory. Kasi yung lapat niya, hindi na nakakapit. Ngayon, ang purpose ng reheat, papainitan mo yung pyesa. Kapag natunaw ulit yung lid na yun, kakapit ulit siya. Okay? Nagets nyo ba? Ang purpose nun ay para kumapit yung mga hinang doon sa motherboard. Bukay yung tinatawag na ano, na limutan ko yung broken motherboard ba yung broken, basta yun guys, nalimutan ko na eh. Basta ang purpose nun para kumapit ulit siya. Alright, yes. Kapag during na iniinitan nyo siya guys, nire-reheat nyo nito, wag yung super init guys, wag yung ano, kahit mga ilang ano lang, katamtaman lang muna na init. Wag nyo agad biglay na super init, katagalan nyo. Wag nyo guys katagalan, ay ano lang, kahit mga ilang segundo o minuto lang. Basta hawak-hawakan nyo rin, huwag yung super init. Ngayon, after nun, kapag natapos nyo na, okay, palamigin nyo lang. Hindi na yung, ano, hindi na masyado mainit. Palamigin nyo mga 10 minutes to 15 minutes. And then, after nun, isalpak nyo ulit sa motherboard. Okay? Ngayon, itry nyo ulit kung gagana. In this ano guys method, okay, meron kayong 80% na chance na maayos ang inyong RAM memory. Okay, 80% 'yon. 'Di ba? Like, tandaan nyo guys, in my experience, yung mga nagpapagawa sa akin guys dito. At saka yung mga ano ko guys, yung mga item ko. Ito rin ginagamit ko guys kapag hindi na umaano eh. Hindi na gumagana yung RAM. Kasi malalaman ko naman kung sira na yung RAM o hindi pa. Nire-reheat ko muna. Okay. Marami na rin din ako guys na ayos na ito. Nakamigitin lang ng reheat na to. Okay. Marami ako na ayos nyan. Napapakinabangan ko pa ulit. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Ito lang gamit ko pang reheat na to. So, kaya mas better kung meron kayong ganito guys. Okay. Kaya mas better yun kung meron kayong ganyang gamit. Eh, kung wala nga, di ba sabi ko, kahit blower. Yes. Ayun. At ayun nga, 80% chance na maayos in this method. First method, ito. Linisan nyo. Okay, meron kasi siyang kakanan linisan ng buong motherboard niya. Hindi lang sa pambura kasi, di ba? Specific lang dala sa tanso. Unlike nito, buo. Pag hindi gumana, ito, reheat nyo. Ayan lang guys. At sana po in this vlog, in this tutorial eh, mayroon po kayo natutunan. At malaking kabagay ito guys kung napanood nyo itong video ito. At maraming salamat po. Subscribe lang kayo po kayo sa channel ko para once nag-upload po ako ng tutorial regarding sa mga repair at sa iba pang bagay ay ma-update po kayo, ma-notify ang iyong YouTube channel. Maraming salamat po. This is Just Enzo and bye-bye.